Hi guys, welcome to my little channel with 14 subscribers. Saya-saya ko po kasi dati parang nasa 6 or 5 lang ata yung mag-subscribe sa channel ko dito sa YouTube. Kaya happy na po ako dun. Thank you so much po sa mga nanood po ng videos ko about dito sa Hong Kong. Iyon po, pag-usapan po natin ngayon is yung paano nga pa ako nag-apply dito na napakamura ng gastusin. Unlike sa other agency na gagastos ka ng 20 to 25 to 35, something like that. Not sure, kasi sa akin kasi lahat-lahat overall ang nagastos ko is 3,500 pesos. So napakamura at legit talaga yung agency ko kasi dito na ako eh. So ayoko din yung hindi legit. So doon tayo sa legit. So ang bilis ng proseso kasi dumating ako dati sa naka-uwi ako is January 3, 2024. So mga March 28, andito na ako sa Hong Kong. Yun. So, ang bilis ng proseso. Hindi talaga ako nagtagal sa Pinas. Yun. So, yun yung ikinakaganda ng agency ko. Kasi, talaga sila yung inaano ka na talaga, inasikaso ka talaga, in-update ka. Ganun. So, kung mag-update ka rin, hindi yung sila-sila lang. Kasi ang dami din nilang aplikante. So, ikaw, kung sa tingin mo may dapat silang i-update, kung may itatanong ka na, ma'am, ganito, ma'am, okay na po ba yung ganito? So, in-update ka talaga nila. Nagre-reply talaga yung agency dito sa Hong Kong. Yun yung ikinagaganda talaga ng agency ko. Sobra akong napahanga. Yun. Tapos, yun nga, napakamura ng nagastos ko kasi ex-abroad ako dati from Saudi and yun, naghanap ako, may nakakilala akong kaibigan na si Ate Rosaline, yung kaibigan ko na andito na rin matagal na rin sa Hong Kong. Narecommend niya ako dun sa agency niya at yun, na-hire ako sa January, yung kakauwi ko lang ng January at the same month, na-hire din ako papunta dito sa Hong Kong. Kaya yun, ang trabaho ko dito is mag-alaga ng bata all around. Tapos, may paparating pa na isang bata. So, sana kayanin ko kasi naka-performance na ako dito. So, sana kakayanin ko. Pero kaya ko naman kasi hardworking tayo, di ba? Kaya nga natin sa Saudi na halos walang tulugan. Tapos kung Ramadan, nakakapagod pa. Hindi pa dito pa kaya. So, yun yung isa sa mga inisip ko. Kung parehas lang din naman yung pagod sa Saudi at dito. So, dito na lang ako kasi malaki yung sahod kaysa sa Saudi. Diba? At may pahinga pa. May day off pa every Sunday. Dun sa Saudi kasi parang wala talaga. Walang pahinga habang ewan, basta yun. Walang pahinga. Makakahinga ka lang kung nanakaw-nakaw pa sa ganun. Wala din namang pahinga dito. So, lang talaga, Sunday. So, kung di ka mag-day off, may bayad pa yun, di ba? So, yun yung kaibahan dito sa Saudi at sa Hong Kong. At sa Saudi, pag ayaw nila sa'yo na nakit sila or kinukulong ka or hindi ka pinapakain, dito sa Hong Kong guys, hindi. Kasi tiniterminate ka nila kahit anong oras. Kung ayaw nila sa'yo, ganun yun dito. Hindi sila nananakit dito, kaya safe ka dito. At pwede ka ulit makahanap ng amo mo. So, ganun yung kaibahan dito sa Saudi at sa Hong Kong. Yun po. Sa gusto pong mag-apply sa agency ko po mismo, ibibigay ko po sa inyo yung WhatsApp number ko or yung agency number para kung gusto nyo pong mag-apply yung mga andyan sa Pinas, kung gusto nyo pong mag-apply, ibibigay ko po sa inyo dito sa comment section na to. Ibibigay ko po yung number ko. So,
yun po, yun lang po yung i-share ko ngayon sa video na ito. At salamat sa 14 subscribers. I'm so happy. Happy po ako dun. Thank you so much po. Sana'y dumami pa po yung subscribers ko. Thank you so much and God bless all.